Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking free-range chicken farm at night. Traditionally, yung chinacheck natin is yung butchie nila. Ano-ano ba ang mga ginagawa pa namin sa aming farm tuwing gabi? So, time check tayo, 7-11 and papunta ako sa farm. Bakit ako papunta sa farm? Kasi gusto ko ipakita sa inyo ang itsura ng farm tuwing gabi. Yan. And hindi lang kasi morning chores at afternoon chores ang meron tayo. Meron din tayong panggabi. Pero konting gawa na lang naman ito. So, sama ko kayo ngayong gabi. Ito, may sabihin ko sana kapre kaso hindi. Kapre ha. Kapre ako. So obviously, madilim paggabi. Pero yung ating farmhouse, yan. Yan. Solar pa rin to. Minamaksimize pa rin namin yung solar lights. Kahit na meron na tayong kuryente dito. Diba? Walang pinagkaiba siya. May kuryente. Maliwanag na maliwanag pa rin. So, unahin natin dito sa grower natin. Meron tayong 200 heads dito. 208 to be exact. So, ano bang ginagawa namin dito ni John Paul? Ito yung gabi. So, syempre, dapat yung feeds natin at yung water ay na-check na nung afternoon pa lang, no? Nung afternoon chores natin. So, obviously, meron. So, pero ano bang ginagawa namin dito sa grower house? So, hanggang ngayon kasi, ang practice namin is meron tayong ilaw pa rin sa gabi. Using our solar floodlights, no? And para makatuka pa rin sila kahit gabi, para tumutuka pa rin sila, pero medyo dim siya, hindi siya ganun kaliwanag para if gusto ng manok na matulog, may time para matulog sila. So itong tumpok na to, okay, bakit siya? Gagawin lang naman namin dito, we need to check if may laman yung butche nila. Kasi although may ilaw tayo sa gabi and kaya nilang tumuka tuwing gabi, most of them prefer na hindi na tumuka sa gabi and obviously, bago matulog ang mga manok, tumutuka sila ng marami. So, ano makukuha nating data dito kung kakapain natin tong mga sisiw na to isa-isa. So, ang makukuha natin dito na data pag nakapa natin na meron, which is lahat nung kinabago isa-isa po nagsasalita ko is meron, ibig sabihin makakatuka sila lahat on our given number of our feeder, no? Kasi kung hindi sila nakakatuka lahat, meron diyang walang laman ng butche and hoping na lang tayo na tumuka sila habang tulog yung kanilang kasamahan. May laman yung mga butchie nila pero hindi ganun kalaki dito dahil nga unlike sa chikinaryo, mamaya i-explain ko sa inyo, patay kasi ang ilaw sa chikinaryo, walang ilaw sa chikinaryo kaya magkaiba ng case dito. So yan, ngayon naman papunta tayo sa chikinaryo pero syempre bago lumipat sa area, anong gagawin yan Paul? Disinfect. Yan, disinfect lagi tayo. No exception dyan. Ito tayo eh. Ay, matan wala. Matan na nga. Sobrang dilim. Mali ako na ang direction na. Inaano, nilalakaran. Papunta ako doon sa old na position ng chicken review. So yung chinacheck namin dito sa chikinaryo kasi pag gabi, dati kasi na-experience ko na pag uwi ko nung gabi, chinek ko yung perimeter ng chikinaryo. Merong isang manok na napasabit yung paa niya, maulan that time pa. So kung hindi ko nakita siya nung gabing yun, malamang sa malamang namatay siya. Kaya good decision na tingnan natin yung perimeter. Kasi minsan, lalo na pag
malago pa yung damo yung unang araw nila dito sa bagong paddock. Mahilig silang yumupyup dun sa malalagang damo, di ba, John Paul? Oo. Mahirap makita. So yan, goods naman. Okay naman, wala naman. Nandito sa paligid. So dito naman tayo mag-check sa chikinaryo mismo. Maraming pasaway, lagi tayong manok. Minsan, pag nahapon na John Paul dyan, dito, pag alis, bumabalik sila dun. Napakadelikado din. Pagdaan mo, pwede silang umiipot eh. So kung mapapansin nyo yung ating mga manok, ang mga manok kasi is may tinatawag na pecking order, no? Sa pagtaas mo sa pecking order, sa pagtaas din nung position mo sa mga roost bars. Kung mapapansin nyo, nasa 167 sila dito, minaximize nila yung taas na roost bar. Lahat sila nasa taas. Wala tayo nasa baba. Kasi nga, gusto ng mga manok, pataasan sila ng roost bar na mahahapunan nila. Kaya itong mga nadito, lalo na dito sa waterer, yan, mga pasaway ito. Medyo crowded lang pag gabi, yeah. Medyo crowded at delikadong bigla may umipot dito yan. So additionally, yung chinacheck natin is katulad nung ginawa natin kanina sa grower house is yung butchi nila. Katulad na nabanggit ko kanina, dito kasi hindi sila nakakatuka sa gabi kasi wala silang ilaw, dapat yung butchi nila ay napakalaki. Kasi yun yung parang kumbaga baon nila sa gabi yun. So yung mga nahawakan ko naman kanina, yung pinahapon ko, malaki naman lahat yung butche. Yun o, bukol na bukol yan. Yung mga random check lang. Kasi katulad nung sa grower house, dito natin malalaman if yung ating mga feeders ay sapat. Maaari kasing sapat yung feeds na binibigay natin sa kanila, pero yung spacing na binibigay natin sa kanila ay hindi sapat. So, maaaring maraming laman yung ating feeder, pero maya-maya pala, hindi naman tama yung space na binibigay natin sa kanila para lahat sila ay makatuka on time. Lalo na pag yung sa hapon, no? Kasi nasa 167 sila ngayon, and then, nakakatuka ba lahat before matulog? Yun yung tanong doon. Kasi sa maghapon, maaaring makatuka lahat, pero makakatuka ba lahat bago matulog? Yun yung tanong. Yun yung chinecheck natin dito. And syempre, ang assumption, yung ating mga feeder and water, na-check yan sa afternoon chores. So, andito naman tayo sa isang chikinaryum. Ito yung chikinaryum to natin, na nilalaman nito ay mga tandang. So, ito naman yung ating tandang, no? 40 heads ito at binukod namin kasi nga hindi makakonsentrate yung ating mga layers sa paglaki. So ang naging adjustment namin ni John Paul is ibukod sila ng chikinaryum. Anyways, 1 week na lang kung walang bibili nito mga to, magiging lamang siya namin to in siguro for 2 months, 3 months, yan, sa bahay. Kakatayan namin to lahat for meat purposes namin and magiging lamang siya namin sila. So pag nauli kami dito sa farm, pag umiikot kami, good idea na may itak tayo lagi, no? Kasi syempre, napakalawak nitong farm at hindi natin alam kung ano yung mga naglilinger dito sa paligid. Katulad nung nakaraan, nakakita kami ng cobra. In-upload ko yung nakita namin na yun. And hindi natin gugustuhin na tayo ay mabigla ng ganyan. And pag nabigla tayo, meron tayo laging armas. Tama ba, John Paul?
Oo naman. Tapos wala ka lagi. Tama ako, lagi akong walang dalang gulok. Patakbo ang gawa ko. Hindi pa laban. Eh syempre pag gabi, kailangan nakasara yung gate natin. Yung gate, ensure na dapat nakasara kasi may pumapasok na aso dito. Pag pumasok yung aso ng kapitbahay, pumupunta yung farmhouse, yun yung inuunan nila at binubungkal yung mga pagkain na dyan, pull doon. And the worst, huwag naman sana, baka pumunta sa ating chickenarium at may madamage na manok. So, ensure to be sure at kaya yung aming bakod lagi, lagi namin iniikutan yan to ensure na walang space para lusutan ng mga aso. So, andito naman tayo sa ating padak ng baka. And alam nyo ba, unlike mga manok, ang ating mga baka is napakalinaw ng mata nila sa gabi. May nagtanong sa akin about dito sa ating electric fence, no? Kung nakikita daw ba nila to sa gabi. Paano daw sa gabi? Hindi ba daw natatalapid dito yung mga baka, lumalapat? Hindi po. Kitang-kita yan ang mga baka. Kumakain ang baka, umiinom sa gabi. Kaya, di ba, nagka-cut and carry ng pagkain para sa mga baka. Bago maggabi, kailangan lagyan pa rin ng damo kasi nga, kumakain sila sa gabi. Yun ang pinagkaiba ng manok sa baka kasi ang mga manok, nahapon sila. Ang mga baka, diretso kain. And, kailangan din nating i-check kasi, kailangan din nating i-check itong mga pang-protekta natin sa batang nyog. Kasi nahuli na namin kung sinong kriminal. Yung mahilig magngat-ngat nitong mga ganito, si Chiki pala. Kasi nung nagkasakit siya, diba, nakabukod siya, kinakat and carry namin siya. Wala kaming nadadamage na ganito. Tapos nung bumalik na ulit siya sa paddock nung paggaling niya, yun. Bigla kaming natutumba yung ganito, may kagat yung ilang dahon ng batang nyog, kaya si Chiki ang salarin. So yun lang para sa video na to. So yun ang aming farm, ang Toda Farm, tuwing gabi. Kaya maraming salamat, subscribe and peace.